Balak ka eh. Nga Bill Ox. So, ayan, part 2 tayo, no? Ako ipaduol. Friendly like eh, pas-pas akong storya ba? So, ayan, part 2 na tayo. No? Hindi lang ako titingin sa cam kasi gusto ko talaga, ano, heart-to-heart talk. Okay. So, yan, nakauwi na ako sa company kung saan doon ako nakatera. Kasi I am very thankful din kasi hindi ako pinalayas ng company ko. Kahit meron akong karamdaman, pinatira pa rin nila ako doon. So, nagsisimula ang aking radiation is November 15. Hindi ko talaga makakalimutan, November 15. So, everyday akong pupunta sa ospital. Maliban lang if merong text sa akin ang doktor na hindi pwedeng pupunta doon kasi mas maraming nagpa-radiation. And then, bago ako nag-radiation, kasi di ba may bayad yon kasi hindi siya libre. As in, malaking utang na loob ko kay Ma'am Jenny Kim kasi lahat ng foundation sa South Korea para makaless ako ng bayad ay pinuntahan niya. So, thank you so much talaga Ma'am Jenny Kim. Kaya pag nakabalik ako sa South Korea, ang yung pupuntahan ko doon talaga, ang unang-una is yung company ko, si Ma'am Jenny Kim at saka si Ma'am Ruby Chiba. So, ayun. Lumapit si Ma'am Jenny Kim sa mga foundation doon para makaless ako ng bayaran. At yun nga, nag-grant yung kanyang pakikiusap sa mga foundation na matulungan ako. So yun, instead na ang babayaran ko sa radiation is 525,000, that's per day. That is siguro sa peso mga almost 23,000 yun. Nagiging ano na lang, nagiging 127,000 won. So, ibig sabihin, ang laki ng nagiging discount ko noon yung ginawa ni Ma'am Jenny Kim na pupunta siya sa mga foundation para makikiusap. Radaye ko doon siya gudo. So, yun. Ladoy ka, Iman. Pag-story na doon, oy. So, yun. Laka. So, yun. Nadala pa mag-agib. Should I was bring this? So, yun. From 525,000 won na babayaran ko per day ay nagiging 127 na lang. So, yung 127 na lang, if i-ano mo yun, i-convert mo yun sa Philippine peso, siguro nasa 5,000. Nasa 5,000 pesos. Yun yung babayaran ko per day in a span of 1.5 months pagpunta doon sa hospital for my radiation. So, talagang ganun ka tindi yung ano ko. Pero, I never mind it because I always pray na, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. So, ayan po. Thank you. And yun, hanggat natapos yung aking radiation. So nga, yung na-experience ko during my radiation, after 2 weeks ng radiation ko, as in, meron siyang side effects kasi talagang nanghihina yung katawan. Nanghihina talaga yung katawan sa radiation. Kasi nga, ang radiation ko per day ay umaabot siya ng 15 to 20 minutes. So diba, 15 to 20 minutes na isasalang ako sa makina. Yung alam niyo naman yung radiation no, na yung ipapasok ka doon sa loob. So yun. And then, hindi ko talaga makakalimutan yung 1 month sa radiation ko na talagang nanghihina ako, pagod na talaga ako. Pag uwi ko galing sa ospital ay naligaw ako. Nakasakay ako ng subway, naligaw ako kasi nakatulog ako. So buti na lang ay nagising ako hanggat sabi ko, hala,
naano ako na naligaw ako ng pang-apat na station. So, ibig sabihin, dito sa station na to, dapat ako bababa. Pero, nakaabot ako ng 4 station. Sabi ko, Lord. So, ayan, buti na lang ay nagising ako. So, yun. Sumakay ulit ako, pabalik. Buti na lang, nakahabol pa ako ng last trip. Kasi yung last trip kasi doon, sa mga train, most likely mga 11:30 ng gabi. So, ganun akong oras uuwi. And take note, yung ano pa yun, yung time na nag-graduation ako is winter pa, kasi November, diba? Kasagsagan yun ng winter. So talagang sinubok talaga yung ano ko, yung paniniwala ko, yung faith ko. Pero as in, talagang strong talaga yung paniniwala ko, kasi I believe na kakayanin ko, kasi pagsubok lang ito. At yes, thank God. So ayan, hanggat fast forward lang tayo, no, hanggat natapos yung ano ko. Actually, hindi umabot ng 1 month and 15 days yung radiation ko, kasi basta hindi na inabot ng aking yung in charge yung nung doctor yung kasi yung result ng radiation ko ay i-examine naman din yon ng aking oncologist. So hanggat natatapos yung radiation ko, I think December 23 yon. At hindi ko talaga makakalimutan na December 25, Christmas yon, kinabukasan nagsisimula akong mag-chemo. It's the first dose of my chemo. Kasi pagkatapos ng radiation ko, ikikemo na naman ako. So yung chemo ko naman is kailangan yon, dapat yung chemo ko is 8 session. Pero hindi ko tinapos. So ano muna tayo, dito muna tayo sa chemo. So ayun, that's December 24. One day bago mag-Christmas, pinapunta ako doon sa hospital ulit, kasi ini-explain sa akin kung ano yung gagawin ko during chemo. At nagpapasalamat talaga ako kay God, kasi hindi niya ako pinabayaan. Lahat na nag-explain sa akin, marunong mag-English. Oo, marunong siyang mag-English. Kaya yun, medyo ini-explain niya sa akin kung ano yung dapat kong kainin habang nagki-chemo ako. Ganon. And then yun, tapos sabi niya, December 26, right after Christmas, magsimula na yung chemo mo. So yung chemo ko naman is, ano yun, yung first session ay, ano yun, tatlong araw. So ibig sabihin, first day, second day, third day, that is first session. So sa first session, tatlong beses akong pupunta sa ospital para turukan ng chemo. Sa mga hindi alam kung ano yung chemo, ang chemo is parang ilalagay nila sa ano, sa dextrose, at ituturok dito sa mga veins mo. So depende yan kung gaano ka, depende yan sa karamdaman mo, ganun din kalakas ang ibigay sa'yo na dose ng chemo. So yung sa akin, talagang masasabi ko na talagang ano yon, matapang na dose ng chemo. Kasi right after sa first session ko, 'di ba, ang every session is tatlong araw. Right after sa first session ko, 3 weeks after sa first, kasi yung session ko na yon every 3 weeks. So, kumbaga, ngayon first session, tatlong beses akong pupunta sa ospital. After 3 weeks na yon, second session, tatlong araw na naman. Oo. So after sa first session ko, 3 weeks after, talagang pag ganun ko sa buhok ko, pak, as in lahat nakukuha. Wala, pag ganun ko sa buhok ko, lahat na ano, na ha? Walang matatayo. Bunyot to. Pag ganun ko sa buhok ko, talagang tanggal lahat. So yun na yung epekto ng chemo. Kasi sinasabihan ako, prior ako tinurukan ng first session, na ang epekto nito, syempre malalagas yung buhok mo, hindi ka na, may posibilidad na ma-impotent ako. So ibig sabihin, hindi na ako manganganak. Oo, tapos hindi na ako makakaanak kasi nga, di ba? Oo, hindi na ako babae. So yun. And then
tawag doon, makakalimutin. Kaya minsan ngayon, no? Minsan ngayon talaga, makakalimutin ako. Isa yan sa side effects ng chemo. Sabi ng doktor. So yun, yun nga, balik tayo doon sa after 3 weeks na after my first session, ay pag ganun ko sa buhok ko, talagang tanggal lahat. So ang ginawa ko ay pumunta na lang ako sa barber shop para ikakalbo ko lahat. Kasi di ba? Kailangan kong ipakalbo kasi pag ano ko naman kasi pag nadalaga siya doon sa aking bed, maglalaban naman ako, mas mapapagod pa ako. So, 'yun ang ginawa ko na, pinakalbo ko na lahat para wala nang ano. At saka lahat ng meron ako, lahat ng merong tawag doon, lahat ng buhok sa katawan ko ay nalalagas. Except na lang sa aking ito, oh, ito yung pilik mata. Hindi siya nalalagas. Lahat nalalagas, pati ano ko, pati buhok ko dito sa ilalim, nalalagas lahat. Yung buhok dito sa ano ko, wala lang, ito lahat wala ng buhok. Yung ano ko, yung pilik mata ko na lang, ang hindi talaga nalalagas. Ito. Nawawala ito eh, ito. Oo, ito. Anong tawag ito, Dai? Eyebrows. Itong eyebrows ko as in na ano talaga siya. Yung buhok ko sa ilong, as in wala. So yun, so siguro ganun katapang yung chemo drugs na ini-inject sa akin. So ayun, hanggat at saka mahal talaga yung bayad sa chemo. Oo, mahal, as in super mahal. And then yun, hanggang fast forward tayo, no. Yung chemo ko dapat is 6 to 8 ano, 6 session. So kailangan pagkatapos ko ng 6 session ay i-examine ulit ng doktor yung katawan ko para po baka ipoprolong or meron namang another session of my chemo. So ayun, sabi ko sige. So yun, hanggat pagkatapos ng, di ba, sinabi ko noon na every session is 3 araw. Hanggat natapos ko yung 4th session ko, pagkatapos ng 4th session ko, after 3 weeks noon, magpapaturok na naman sana ako ng 5th session, pero hindi ko na nagawa yun kasi nung umuwi ako after my 5th session, or after my 4th session, talagang 4th session, as in, aguy, ang... So ayun po, mamaya aguy, dili ko po anday, no? Dili na ko anday copyright, okay na. So after my 4th session, tinawagan ko na si Ma'am Jenny Kim na ayaw ko nang ipapatuloy. Bakit? Kasi yun lang dahilan na mamamatay ako. Kasi talagang sige, anuhin ko na lang mamaya na lang ha, kasi may music, baka makapiray tayo, no? So hintayin nyo na lang ang part 3 ha, kasi maglaba po na ako kasi may music. Uy, baka budos na dahil budos. So sige na lang, so hintayin ninyo, no, ang part 3. Kasi anong oras na? Mag-ano muna ako? Maglaba muna ako. So, bye. Bye. So, ayan. Mahaba ang mahabang usapan pa to, no? So, bye.